Hello, Kawaiti! Ngayon po, pag-aaralan natin ang methylene blue. Is also known as Methylthioninium Chloride. It's a cationic dye, redox indicator, and photosensitizer. In aquaculture, it serves as an anti-fungal and anti-parasitic and has commonly been used to treat fish eggs to ensure that they are not lost to fungal overgrowth. Ito po yung sample natin ng methylene blue. So, ang nakalagay po dito, treatment against skin and gill flakes, fungus, velvet disease, and fungus development of eggs. So, pag-aaralan po natin mga kawaiti, ito ano yung mga sakit na kaya pagalingin nito at kung paano po siya gagamitin. Mga kawaiti, ito po yung mga sakit na pwede po paggamitan ng ating methylene blue. Swim, bladder. Ito po yung fish. Hindi po nakakalangoy ng maayos, hindi po nila kayang i-balance yung kanilang katawan, and floating upside down. Ito po yung kadalasan, malalaki po yung tiyan, mga hindi natutunawan ng maayos, at medyo curve po yung back nila. Next po is yung Ichthyophthirius multifiliis, or yung tinatawag nilang ick. Ang ick po ay isang skin infection na kung mapapansin nyo po, yung infected fish na to started to scratch themselves sa mga gravel and yung mga rocks. Kung meron pong ganun po yung mga tank nyo po. Number 3 is yung stress. Alam po natin na maraming factors kung bakit po nai-stress ang ating mga fish. So na po dyan, yung mga rapid water changes, temperature changes, palipat-lipat ng mga tank ng mga fish, at marami pa po nila. So, pwede natin gamitin ng methylene blue para matreat po sila. Number 4, velvet, also known as gold dust disease. Ito po yung common disease na meron po sa tank natin. Ito po yung caused by the parasites which can attack both saltwater fish and freshwater fish. Number 5, ammonia poisoning. Low level of ammonia poisoning can be fatal in damaging the gills, while high level can even be more dangerous in fish life. Kung mapapansin po natin, yung mga fish natin, nahihirapan po silang huminga at nagiging purple or red po yung mga gills nila. Mapapansin din po natin na nakahiga na rin po sila sa at the bottom of the tank. Number 6, nitrate poisoning, also called brown blood disease. Kapag tumaas po ang methemoglobin, ay tataas din po ang nitrate poisoning. Yung mga fish po, kaya po nilang itolerate yung nitrate poisoning. Pero syempre po, pag sobrang taas na po, pwede po mamatay ang ating fish. Ang mapapansin po natin sa mga fish natin ay mabibilis po silang gumalaw at nagbabago po yung kulay ng mga gills nila. Nagiging color brown. Number 7, egg fungus. Nakakatulong po ang methylene blue para po maiwasan ang mga fungus at bacteria sa mga fish eggs. Siyempre po, kapag dumami po ang mga fungus at bacteria, ay pwede po mamatay ang ating mga fish. Ngayon po mga kawaiti, alamin po natin ang dosage instruction sa paggamit po ng methylene blue. Huwag mong dadamihan, huwag kang kapit. Meron po tayong instruction na nakalagay po dito sa ating pag bumili po tayo ng methylene blue. So, ito po, nakalagay po dito. Application niya is 1 tablespoon for every 10 gallon na aquarium. Yun lang po yung pwede natin ilagay. Kailangan din po, mga kawaiti, na palitan po natin ang tubig ng about 25% every 3 to 5 days. Lalo kapag ginagamot na po natin yung mga isla. Paalala lang po, mga kawaiti, na ang methylene blue ay nakakasira po sa mga live plants. So, dapat alam natin yung proper use and dosage ng ating methylene blue. Yun lang po ulit mga kawaiti. Sana may natutunan po kayo para po sa pag-aalaga ng ating mga fish. Ingat po kayo palagi. Take care and God bless. Bye!